Nanguna sa anggulong suicide bombing ang imbestigasyon ng pulisya at NBI sa makasunod na pagsabog sa Jolo Cathedral. Vine-verify rin ang posibilidad na Indonesian ang nasa likod ng pambobomba. Mula sa Jolo Sulu, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol. Vicky, walang tigil ang military operation dito nga pa rin sa ilang bahagi ng Sulu laban sa bandidong grupong ABUSEP. Samantala, matapos ang makasunod ng pagbobomba sa Mount Carmel Cathedral noong Linggo na ikinasawi ng mahigit 20, nakatuon ngayon ang imbestigasyon ng NBI at PNP sa babaeng posibleng bomber daw. Ito ang aktwal na airstrike sa kuta ng mga kalaban sa bahagi ng Patikul, Sulu. Unang pinakawala ng isang bomba. Sa sunod na airstrike, 2 bomba ang makasunod na ibinagsak. Saka pinaulan na ng bala ang lugar. Nagmamadali namang lumabas sa Camp Bautista ang mga tangkeng ito kanina. Hindi na nagbigay ng detalye ang Joint Task Force Sulu kung saan ang takbo ng mga nasabing tangke. Pero dagdag pwersa raw ito sa tropa na nakikipagsagupaan sa kalaban. Ang imbestigasyon naman na isinasagawa ng NBI at pulisya papunta sa anggulong suicide bombing. Ito'y kagagawan ng mga suicide bombers na allegedly by a couple. Consistent doon sa mga nakita natin na mga body parts. Sa ngayon, nasa 36 ang hawak na testigo at nagbigay ng pahayag sa NBI at PNP. Pero sa isang babaeng testigo ngayon nakatutok ang imbestigasyon. Sa kwento ng testigo na nagmimisa noong Linggo, isang babaeng payat, may taas na 5'2 hanggang 5'3 raw ang pumasok habang nag-uumpisa na ang misa. Umupo raw sa bandang gitna ng simbahan, may backpack sa loob ng jacket. Napansin daw niya ang babae dahil sa bagong mukha ito at hindi niya nakikita sa simbahan. Nakuha po yung atensyon nila sa itong babae nito dahil yan nga, hindi familiar sa kanila. Suspicious, kaya hindi ang movement ng or actions ng babae na ito palingon-lingon. May testigo rin daw na nagsabing nakita ang babaeng ito na may kasamang lalaki nang pumasok sa simbahan pero iniwan siya. May na-recover din daw ang mga otoridad na pares ng mga paa. Maaaring sa babae ang isang pares, sa lalaki naman ang isa pa. Bukod pa ito sa ilang pang bahagi ng katawan ng tao na na-recover sa crime scene. May impormasyon din daw na natanggap si DILG Secretary Eduardo Anyo na mga Indonesian ang nasa likod ng pagsabog sa Jolo pero guided daw sila ng ABUSEP. Pero for verification pa raw ito. Kanina, sama-samang nililis ang BFP, PNP at AFP kasama ang ilang voluntaryo ang pinasabugang cathedral. 5 araw matapos ang pagsabog, finally, nililinisan na rin itong Jolo Cathedral. Pansamantala ito yung sasara at hindi pa masabi kung kailan muling bubuksan sa publiko. Pero mananatili itong bantay sarado ng mga sundalo. We will maintain the security forces here. Why, sir? Baka meron pang maglagay ng, sabihin natin, ng magsabotahe dito sa simbahan ito. So hindi lang ito ma-resolve dito lang, kundi pati sa ibang simbahan, mapakatoliko o sa Muslim. Naka-lockdown pa rin ang papasok at palabas ng Jolo. At dito naman, Vicky, nananatiling mahigpit ang seguridad na ipinapatupad. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.